magandang umaga sa inyo lahat dyan. At natatang naman ang inyong lingkod na si Bagbis Danlawin TV. Pwede pa pasalamat ng lutusan doon sa mga sumukota sa aking channel. Ako yung nag-drive ngayon, ako yung pupunta ng bayan sa unang pagkakataon na biligin ako ng pagkakataon na makalabas ngayon. Kasi sa loob ng 8 buwan, hindi tayo nakalabas ng lungga. At ngayon na sabi ko, pwede nang lumabas. Pinayagan naman ako para makapamili ng aking mga pangangailangan. At least medyo nakalabas na tayo. Ang lugar ko ay yan, no? Kung makikita ninyo, yun yung aming kumpanya. Nasa gitna ng disyerto. Ayan. At ang daan, kung papansin ninyo, ay talagang maaliwalas dahil walang kahala-halaman na tumutubo kundi mga damo, buhangin, bulubundukin. Makikita nyo mga bulubundukin, ayan o. Kaya malungkot para sa isang baguhang OFW kung dito madidestino, ay talagang mahirapan na mag-adjust. Kasi alam mo naman sa atin, kahit saan ka lumingon, may tao, may mga halaman, dito wala. Kaya makakapanibago, lalo na kung malayo, malayo ka sa pamilya mo, malalayo ka sa pamilya mo. Yan ang buhay ng OFW, yung pagtitiis at pagsasanay sa mga bagay na hindi nakaranasan sa Pilipinas. Kung doon sa mga OFW na gusto talagang pumasenso o magkaroon ng kahalagahan o kabuluhan yung pag-upload, ay mag-ipon kayo. Yung hirap na dinaranas ninyo dito sa upload, eh may pakinabang naman. Kapag tayo ay nag-resign na, umayaw na sa trabaho ang pagiging OFW. Kaya dito, hindi pwede yung walang sasakyan. Wala kang sariling sasakyan, kailangan may sariling sasakyan para malaya kang makalabas o maisyuhan ka ng kumpanya, dahil kailangan din naman nila yung driver. Ay ako, halimbawa ako, electrician ako, may lisensya ako, eh binigyan ako service kasi magagamit din naman nila ako sa paglabas-labas o pagbabili ng materyales. Mahalaga yon. Kaya kayo, bago ko mag-abroad, doon sa mga nagbabalak mag-abroad, ng mga kalalakihan, ay kailangan na kumuha na muna kayo ng lisensya sa Pilipinas. Kailangan may lisensya sa Pilipinas para may hindi na kayo mahirapan sa pagkuha ng lisensya dito. Bali, testing na lang ang gagawin nyo. Hindi na kayo mag-aaral pa o mag-aaral ng pag-drive. Kung sakaling madestino man kayo sa ganitong mga lugar, magpumili man kayo ng sariling sasakyan dahil sa hindi kayo maisyuhan ng kumpanya, pwede kayong bumili. Makakabili ka sa halagang 5,000 real. Pwede ka ng pag-deo, pwede ka makagala. Kung wala kang sasakyan, madistino ka sa ganitong kalagayan, hindi ka makalabas kahit day off, hindi ka makalabas. Paano? Hindi mo naman malalakad itong ganito kalayong lugar. Mabuti kung maraming sasakyan dumaraan, makikiride kayo. Ay hindi, tingnan nyo naman, walang sasakyan kayong makikita. Anda lang. Kalakad kayo, naranasan ko ba yan noon? Nagkatrabaho pa ako sa taniman ng damo. Pag gusto ko pumunta ng tindahan, magigisakay ako. Ayan layo ng tindahan, 35 kilometers. Magisakay ka man, minsan hindi naman pupunta doon sa pupuntahan mo. Bababa ka na naman. Palit ka na naman ng sasakyan. Ay ganun, magiging mangyayari. Kaya doon sa mga OFW, mga gusto maging magtrabaho sa ibang bansa, bilang OFW, ay kailangan i-prepare nyo lahat bago kayo umalis ng ating bansa. Una dyan,
kailangan yung SSS, ha? O kaya kailangan din ng pag-ibig pan. Kailangan din yan. Kailangan may nahuhulugan kayo. At least yun, siguridad yan. Na kung sakaling hindi nyo na kaya magtrabaho, nag-design na kayo, at umabot ng mga 20 taon na, mayroon kayong tinatawag na pensyon o dudukutin. Tinatawag na pensyon o dudukutin. Magagamit nyo habang kayo hindi na nakapagtrabaho, hindi kayo masabihan na kayo inutil. Marami nag-abroad, ha, na pag-uwi ng Pilipinas na nga, ayun, sinasabi na ano ng pamilya na wala nang halaga dahil hindi na nakapagtrabaho, eh. Ayun, maraming ganyan. Inaabandon. Lalo na kung yung mga anak ay may mga pamilya na rin. Ay, mahirap na. Na kailangan meron kayong maiipon na kahit pa paano na makukutkot ninyo. Ito na yung highway. Nasa highway na ako. At ayan. Okay. Ay, sa wakas, nakalabas din ng disyerto. Makakapamalingki na din. Ganyan ang highway dito. National Road. Hindi naman to highway, National Road yan. Maya madalang ang mga sasakyan na dumaraan. Tingnan nyo naman. Makikita nyo kung may mga bahayan man na doon sa unahan, naikuan lang pa ilan-ilan lang, pero so matatal ang Saudi Arabia noon, talagang disyerto, wala nitong mga kalsadang ito. Ang sasakyan dito noon ay camel lang, camel o kabayo. Na-develop lang to, kailan kamakailan lang, eh. 1970s lang yata nang ma-develop tong Saudi Arabia, eh, nung ma-discover ng langis. Yan ang buhay namin dito sa Saudi, yan ang pinagtitiisa namin. Yung hirap ng kalagayan, klima, sala sa lamig, sala sa init. Kapag pag mainit, napakainit. Pag malamig, napakalamig naman. Kaya isa pa, yung pag ikaw magkasakit, eh, nag-iisa ka, yun ang ano dun, eh, walang mag-aalaga sa'yo, talagang pupursigihin mo yung sarili mo na alagaan ang sarili mo, pagalingin. Bawal magkasakit ang OFW. Bawal magkasakit. Narito na tayo sa bayan. Ayan, ng bayan ng Sagra. Ito yung bayan na malapit sa amin. Yan. Mga 30 kilometers ang layo nito doon sa Slaughter, sa pagkatrabawan ko. Ngayon, narito na ako sa bayan. At dito, kahit maliit na bayan, may mall, ha? At doon ako pupunta sa mall mismo. Yan. Doon ako mamamalingki. Mamimili ako ng mga kailangan. Yan, yan ang mall namin, yan dito, yan. Parking muna tayo. Oops. So yan ang mall namin dito. Nesto, Hyper Nesto. Diyan ako mamimili ng mga pagkain. Ganun din mga pangailangan sa aming katawan, tulad ng sabon, lotion. Hanggang dito na lang muna. So, pasalamat tayo at nakauwi na ng bahay ng ligtas. At ito, ganun ako na yung mga pinamili ko. Yan. Hindi ko masabi. Ngayon ang ginagawa ko para makaipon,
mga barat-barya na tira sa Busa. Ayan ito. Buwang real. Mga coins. Ayan. Nalagay yan dito sa lalagyan. Ayan o. Kapag may mga barya, kailangan na ilagay dyan. O. Di pagdating ng mga ilang taon eh, puno na yan. Palitan mo naman ng mga tig sa 10 real hanggang sa tig 50. Eh, marami kang ipong pera. Ipang gastos ka at ipang pasalubong pag umuwi sa Pilipinas. Eh, yung mga pinamili ko, nilagay ko na sa tayo ng bulay. Ayan, magulong bahay ang condition namin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking maikli, ngunit mahabang video. See you next video. Sa mga ano nga pala, sumuporta sa akin, ako'y lubos nagpapasalamat. At least kahit paano eh, nagkaroon ako ng mga subscriber tulad ninyo. At salamat kila sa mga Pasalak family, Seward family, Kaoya family, sa mga supporter nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Kay Hansik, salamat din. At ganoon din sa kay Kit, Kislit. Ako ipapasalamat at inyong nasuportahan itong aking YouTube channel. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. At see you next video.